Arestado isang driver matapos mambangga umano ng apat na sasakyan sa Parañaque. Ayon sa ilang motoristang nadamay, nanakit paraw ang suspect na kinuyog ng taong bayan. Nakatutok si May Bermudez. Hindi naman ako nanggugulo, sir. Ang nanggugulo lang. SOP po yan. Hindi na, papasok lang ako sa loob. Bugbog sarado sa taong bayan ng driver na si Anthony Serna bago pa maaresto sa Baclaran, Parañaque kagabi. Binanggaraw nito ang isang kotse at tatlong motorsiklo paglampas sa traffic light sa panulukan ng Rojas Boulevard at Airport Road. Wasak ang likurang bahagi ng sasakyang ito matapos tumbukin ng kotse ni Serna. Nang kumprontahin ng may-ari ng itim na sasakyan na si Jezel Abeliana, inundayan pa raw siya ng suntok ni Serna. Oh, anong problema ko? Yan oh, binangga mo yung kotse ko. Warak yung likod. Bigla niya akong sinapak. Sinapak ko, ay magay mukha ko. Ano ba? Hindi naman ako nanapak. Ba't ako nanapak? Nang makitang may komosyon, tumulong namang umawat ang tatlong motorcycle rider. Pero pati sila, nakaranas din umano ng pananakit ni Serna. Ginanon ako sa ulo, pak, una. Sabi ko, bakit ka nang babatok? Sabi ng polis, oh, bakit mo siya binabatukan? Wala naman siyang hinasabi sa'yo na ano, pinapatabi ka lang. Binangga pa umano ng suspect ang tatlong motorsiklo ng mga umawat sa kanya. Nang subukan nitong tumakas at sumakay ng jeep na may hawak umanong patalim. Hinabol namin siya doon hanggang hindi siya, hinarang siya ng mobile sa ano yung jeep para di makatakbo. Eh, pinababa siya. Yung kutsilyo niya, nandun yun sa jeep eh, tinago niya doon eh. Naghabol niya kami. Dumating naman ang mga pulis kaya naharang ang driver. Aminadong nakainom ang suspect na galing daw sa isang birthday party sa Cavite. Wala naman daw siyang intensyon na tumakas. Nabunggo ko yung ano sa stoplight, biglang hinto sa stoplight, then matuloy yung takbo ko. Wala akong choice kundi masalpok yung nasa harap ko. Itinanggi naman niyang nanakit siya at may dalang patalim. Dinala sa Parañaque Police Station Traffic Vehicular Investigation Unit ang driver. May Bermudez, nakatutok, 24 oras. Asahan po sa susunod na linggo ang rollback sa presyo ng diesel, pero alanganin pa raw ang presyuhan ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng bumaba na hanggang 30 centavos ang kada liter ng gasolina o kaya'y tumaas na hanggang 20 centavos. 2 pesos and 80 centavos hanggang 3 pesos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng diesel. Posibleng sa loob ng 5 o 6 na araw, sisimulan ng ideposito ang dagdag na 500 pisong ayuda para sa mahihirap na pamilya. Sabi ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa panayam sa Super Radio DZBB, idedeposito raw ang ayuda sa cash cards na hawak na ng 6 na milyong beneficiary. Kabilang iyong mga nasa ilalim ng 4Ps at mga tumatanggap ng social pension mula sa DSWD. Kahapon, inanunsyo ng Budget Department na nailabasan nila ang 6.2 billion pesos na pondo para sa cash aid. Ang targeted cash aid na ito ay pinangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tulungan ang mga mahihirap na pamilya sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Tig-500 pisong cash subsidy ang ibibigay sa loob ng 6 na buwan. Utay-utayin ito sa 3 bigayan, kaya 1,000 piso ang unang matatanggap ng bawat pamilyang beneficiary. Sa kanyang unang araw bilang Pangulo, binito ni President Bongbong Marcos ang panukala para gawing Special Economic and Freeport Zone ang Bulacan Airport City. Ayon kay Marcos, maapektuhan daw nito ang paniningil ng buwis ng gobyerno dahil sa mga incentive na ibibigay sa mga irerehistrong negosyo roon. Sakali kasing maisabatas yan, mapipilitan ng gobyerno maghanap ng ibang pagkukunan ng pondo gaya ng karagdagang buwis o utang. Magiging pabigat daw yan sa mga nagbabayad ng buwis. Kabilang din sa dahilan ni Pangulong Marcos ay ang kawalan umano ng probisyon para sa audit at pagtaliwas nito sa ilang umiiral ng batas. Layo na House Bill 7575 na magbigay ng alternatibong investment area sa labas ng Metro Manila at palakasin ang ekonomiya ng Bulacan at mga karating nitong probinsya. Sakop ng planong Bulacan Airport Ecozone ang itinatayong New Manila International Airport na kaya mag-accommodate na hanggang 200 million passengers kada taon. Wala na pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero mga pagbahang dala ng habagat bakas pa rin sa ilang lugar. Gaya sa isang compound sa Barangay Bolbok sa Batangas na balot pa rin ng makapal na putik. Ito raw ay iniwan ng lagpas taong baha nitong Lunes. Ang ilang residente napilitan ng iwan ang kanilang inuupahan.
nakapagpalala raw sa baha. Ang mga baradong drainage na ayon naman sa LGU ay sinisimulan ng ayusin. Nakalabas na ng PAR ang Bagyong Domeng pero asahan pa rin ang pag-ulan dahil sa habagat at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather umaga pa lang, may ulan na sa Southern Luzon. Halos buong bansa na ang uulanin pagsapit ng hapon. May heavy to intense rains din po kaya maging ayan ready sa pagbaha o pagguho ng lupa. Posible rin ang pag-ulan bukas sa Metro Manila, lalo na sa hapon. Nalunod ang isang lalaki sa irigasyon sa Kawayan Isabela matapos bumangga sa isang baka. Patay naman ang isang tricycle driver sa Plaridel, Bulacan matapos bahagip ng truck. Yan at iba pang aksidente sa pagtutok ni Katrina So. Sa isang iglap, ang tricycle na ito biglang nahagip ng humaharurot na delivery truck. Nagpaikot-ikot ang tricycle bago tumalsik ang driver nitong si Cesar San Pedro na kanyang ikinasawi. Bumangga naman ang truck sa waiting shed. Sugatan sa noo at braso ang truck driver at kanyang pahinante. Nangyari iyan sa Plaridel, Bulacan. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na tumangging magbigay ng pahayag. Idedemanda raw siya ng mga kaanak ng biktima. Bistado ang mga pinaking sigarilyo at selyo ng BIR sa isang bodega sa Cavite. Apat na Chino ang arestado at nakatutok si John Consulta exclusive. Isang katerbang heavy equipment na panggawa ng peking sigarilyo. Yan ang bumungad sa mga tauhan ng NBI Special Action Unit at Bureau of Customs sa pagpasok nila sa warehouse na ito sa 13 Martires, Cavite. May sako-sakong sangkap pa para sa maramihang paggawa ng mga pinipeking sigarilyo. Pero ang pinakamahalagang nakumpiska, ang kahong-kahong pinaking BIR documentary stamps para sa sigarilyo. Worth 85 million pesos, no? And mas malaki pa ito kasi inaalam pa namin kung gaano na sila katagal nag-ooperate. Mahigit isa't kalahating milyong pakete ng mga pinaking sigarilyo ang sinamsam sa raid na karamihan ay binibenta dapat sa mga probinsya. Naikasa ang operasyon sa tulong ng letter of authority ng Bureau of Customs at impormasyon na nagturo sa illegal na operasyon. Apat na Chinese nationals ang inaresto na naharap sa reklamong unlawful manufacture and possession of BIR doc stamps, paglabag sa National Internal Revenue Code at attempt to evade or defeat tax. Wala pa silang pahayag. I have instructed our agents to conduct extensive backtracking on their previous activities para makuha natin kung sino pa ibang kasabwat at ibang warehouse na mayroong ganitong peking BIR stamps na ikinalulugi ng ating gobyerno. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ng Bureau of Internal Revenue. John Consulta, nakatutok 24 oras. Umabot na po sa 400 hanggang 500 pesos ang kada sili o kada kilo ng siling labuyo. Kulang naman ang supply ng native na bawang. Sa Ilocos Norte, marami na pong tumigil na munang magtanim nito. At nakatutok si Katrina Son. Maanghang ang gustong sausawan ni Ronald Hostado, kaya di raw mawawala ang siling labuyo. Pero laking gulat niya sa presyo nito ngayon. Ay, ganun na lang, 40 pesos, ng kunti. Tipid na lang, kaya subang mahal. Dito nga raw sa Mega Q-Mart ay mahigit doble ang itinaas kada kilo ng siling labuyo. Katunayan, ang isang piraso raw ng siling labuyo ay aabot na ngayon sa 2 piso ang halaga. 120 pesos kada kilo ng labuyo nung isang buwan, ngayon nasa 400 to 500 pesos na. May ilan pa raw na halos 600 pesos ang benta. Ang ibang nagtitinda, nagbawas ng kinukuhang labuyo. Kasi kukunti nagtitinda, saka hindi nabubulok. Pagka ano, agad-agad na uubos. Binawasan din para hindi masyado maraming tira. Sa Pasukin, Ilocos Norte naman, iniulat ng Municipal Agriculture Office na konti lang ang supply ng bawang dahil marami ang tumigil sa pagtatanim. Sabi ng ilang magsasaka, malaki ang gastos nila sa pagtatanim pero pag binenta, mababa lang ang presyo. Gaya nung isang buwan na 60 to 80 pesos ang kilo depende sa laki. Sa Isabela nga, mahal na rin ang siling labuyo at bawang. Nasa 400 pesos na raw ang kilo ng labuyo mula sa dating 300 pesos. Ang bawang naman, 120 pesos kada kilo na mula sa dating 90 to 100 pesos. Kulang daw kasi ang supply ngayon ng native na bawang sa kanilang lugar.
Para naman kay Rosendo So ng Sinag, kailangan daw ng coordination para malaman ng bawat lugar kung ano ang kailangan nilang itanim at maiwasan ang overproduction ng ibang gulay. Siguro ang coordination between DA at DALG dapat ayusin. Kunyari, itong area ng munisipyo or ano bang kailangan na itanim? No? Dito naman sa kabilang munisipyo, anong kailangan na itanim? Sinisika pa naming makuha ang panig ng Agriculture Department na sa ngayon ay hahawakan muna ni President Bongbong Marcos. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. PhilAm ang kinoronahang Miss New Mexico sa Amerika. Mula sa Bislig, Surigao del Sur, ang pamilya ng beauty queen na si Susan Perez. Dati rin siyang nanalo bilang Miss World Philippines USA. Ito ang kauna-unahang pagkakataong dugong Pinoy ang itinanghal na Miss New Mexico. Magiging pambato siya ng estado sa Miss USA pageant kung saan makakalaban niya ang isa pang PhilAm, si Avery Daniela Bishop na kinoronahang Miss Texas noong June 25. Isang patay sa landslide sa Turkey. Batay sa ilang ulat, may malalaking bato na bumagsak kasunod ng pagguho ng lupa. Dalawang bumabiyaheng semi-truck ang nadaganan at nasawi ang isa sa mga driver. Dalawang iba pa ang sugatan. Isinara muna ang kalsada para sa rescue operation. Kakaibang tribute ang ginawa ng isang kabataang photographer sa anibersaryo ng pagputok ng Mount Pinatubo. Ang pagulita sa trahedya, idinaan niya sa fashion photoshoot. Nakatutok si Jonathan Andaan. 31 taon na ang lumipas mula nang muling magising at sumapog ang Mount Pinatubo. Isa sa mga pinakamalakas na volcanic eruption sa daigdig, mahigit 700 ang nasawi mula sa ibinuga nitong mga apo at lahar. Hindi pa naipapanganak noon ang photographer na si Gerald Gloton, isang Kapampangan. Pero mulat siya sa trahedyang pinagdaanan at nalagpasan ng kanyang mga kababayan. Kaya sa anibersaryo ng Mount Pinatubo eruption, nagbigay siya ng tribute sa pamamagitan ng isang photoshoot. Yung resilience nga po ng mga Kapampangan ay talagang evident. And through that imagery, dun po namin sinanel yung tatag ng mga Kapampangan. Patuloy silang nabuhay at nag-survive and nag-thrive. Puno ng simbolismo ang lahat ng nasa photoshoot, mula sa itsura ng mga modelo hanggang sa kanilang lokasyon. Bumuo kami ng concept na kung saan magshoot kami nga doon sa Mega Dike, which is yun ang naging pananggalang ng mga Kapampangan sa lahar. And tinayo yun para din maging safe ang lahat. Umaasa si Gerald na sa pamamagitan ng kanyang mga litrato, may pababatid sa lahat na ang tibay ng mga Pilipino hindi basta-basta natatabunan kahit pa ng lahar at abo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Makikinabang ang maraming mag-aaral sa elementarya hanggang kolehiyo sa libre sakay sa MRT3 simula Agosto hanggang Nobyembre 4. Ayon po kay OIC General Manager Michael Capati, hindi kasama sa programa ang mga nagmamasteral. Nakatagdang maglabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR kagunay ng libreng sakay ang pamunuan ng MRT3. Pag-aaralan naman daw kung maaaring palawigin para sa lahat ang libreng sakay. Nakadepende raw ito sa budget. Pero aminado si Capati na mahihirapan silang i-subsidize ito. Wala naman silang nakikitang dahilan para magtaas ng pamasahe sa MRT3. Food trip baka mo. May sariling bersyon ng Boodle Fight ang isang kainan sa Vigan, Ilocos Sur. Yan ang kinamet o pagkain ng nakakamay sa wikang Ilocano. Ang siste, ilalagay ang kanin at ulam sa dahon ng saging na nakapatong sa kawayan. Kwento ng may-ari ng kainan, naisipan nila ang ganitong konsepto dahil pamipamilya at magbabarkada ang madalas sa kumain sa kanila. Saan kaya tayo susunod na papasyal at mag-food trip? Pwede niyo pong i-share sa 24 Oras Weekend Facebook page ang inyong pasyal adventure. Dalawang bagay ang espesyal para kay Ruru Madrid ngayon. Una, ang kanyang series na Lolong na mapapanood na sa Lunes. At pangalawa, ang kanilang relasyon ni Bianca Umali. Narito ang aking chika. Ikaw ayaw! All
roads lead to July 4 para kay Ruru Madrid. Ito ang araw nang simula ng kanyang pagbibidahang serye na lolong. Sa GMA News and Public Affairs Podcast na updated with Nelson Canlas, inamin niyang tila ang lahat ng taon na mga dinaanan niyang pagsubok ay para sa proyektong ito. I'm turning 25 this year and this is what I'm doing. Ito yung bagay na mahal ko. Ito yung bagay na sobrang masaya ko every time na ginagawa ko. And finally, nakita ko na siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging open si Ruru tungkol kay Bianca Umali. Ano mo ba si Bianca? Never pa namin ito pinagsinasabi in public. Wala kayong labels? We do have labels, sabi nila. Labis daw ang respeto niya kay Bianca dahil sa mga life examples na ipinakikita niya kay Ruru, mula sa pagiging independent hanggang sa pagmamahal ni Bianca sa mga taong nakapaligid sa kanya. I appreciate her kasi alam ko somehow tinuturuan niya ako Pero ayaw niya ipakita sa akin na tinuturuan niya ako. And siya yung... Siya yung nagpababa sa akin. Napakinggan na raw ni Bianca ang interview ko with Ruru sa podcast. And, thank you for having that with him. It's not si Ruru kasi he doesn't always have that platform on where he could really express about whatever it is that he wants to say. Kahit na talagang... Kahit na mahilig siya magkwento, kahit na he is such an extrovert, hindi lahat ng bagay na gusto niyang i-express at sabihin, nagagawa niya. Hindi basta-bastang bakal, kundi vintage bomb na pwede pang sumabog ang nakita sa isang junk shop sa Ilocos Sur. May nakita namang anim na kalansay sa isang bundok sa Albay. Yan ang Ronda Provincia sa pagtutok ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagimbal ang mga taga-Libon Albay nang mahukay sa isang bundok ang anim na kalansay ng tao. Tinukoy silang lahat ng NBI Bicol, sina Gilbert at Glenn Kinzon, magkapatid na nawala noong June 2021. Isabel Razon, isa umanong kontraktor, isang fish vendor na pinaniniwala ang asset ng PNP at dalawang iba pa na taga Camarines Sur. Ang pagbihed nila hindi taga. Ihiwain hanggang mahiwalay yung leeg. Ganon yan ka-brutal. And then ililibing. Batay sa investigasyon, makikipagkita umano sina Kinzon sa isang kontraktor para maningil. Ngunit dinakip daw ang magkapatid hanggang hindi na nakauwi. Hinihina lang biktima ang anim ng Concepcion Criminal Group na mahigit isang dekada na raw aktibo sa Bicol at sangkot sa iba't ibang kaso gaya ng murder at extortion. Hinala ng NBI, may 30 pang biktima rin umano ng sindikato ang posibleng inilibing din sa lugar. Patay ang isang lalaki sa Lipa, Batangas matapos umanong saksakin ang sariling kapatid. Batay sa imbestigasyon, nagtalo ang magkapatid ng sitahin ng suspect ang biktimang 26 anyos dahil sa malakas ang patugtog habang may kainuman. Agad na tumakas ang suspect, hindi na raw maghahabla ang mga magulang ng biktima at suspect. May nakitang vintage bomb sa junk shop sa Magsingal, Ilocos Sur. Siguro po na may nagbenta na hindi po namamalayan Ayon sa Provincial Explosive Ordnance Division, hinihinalang gamit pa noong World War II ang 66mm mortar. Pero aktibo ito at maaari pang sumabog lalo't intact pa ang fuse, body at pin. Nanawagan ang mga otoridad na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling makakita ng bomba o iba pang katulad na pampasabog. Ako si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatutok 24 oras. Patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 batay sa tala ng Department of Health. Sa gitna po niyan, muli ipinunto ng isang eksperto ang halaga ng maayos na kalidad at daloy ng hangin para iwas hawaan. Nakatutok si Danoting Kungko. Mahigit 1,200 na mga bagong kaso ng COVID ang naitala ng Department of Health kahapon, July 1. Pinakamataas na daily tally mula noong February 26. Nasa mahigit 8,700 na ang kabuuang active cases sa bansa. 18.3% pa rin ang occupancy rate ng mga ospital kahapon. Sa tala ni OCDA Research Fellow Dr. Guido David, 6.6% na ang positivity rate sa buong bansa o porsyento ng mga nagpo-positibo sa kada 100 taong sinusuri. Lagpas sa 5%
1% threshold ng World Health Organization. Inaasahan ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na sa mga susunod na araw, tataas pa ang bilang ng COVID cases. Can be as high as 5,000 or even 10,000, no? If we will not be careful. This has also been the experience with other countries where most of the variants now are the B4, the B5, okay? Especially the B5. B5 is the emerging variant. Isa pa sa mga itinuturing na sanhi ng pagtaas ng mga kaso ang pagkonti ng mga nagpapabooster. Kailangan ding ayusin ang ventilation at air quality sa mga pampublikong lugar tulad ng mga palengke at mga pampublikong sasakyan. Makikita natin talagang hindi maganda ang ventilation. And if you look at some crowded places like Divisoria, you know, pupunta ka doon sa mga in these areas, yung mga markets, even sa mga public markets natin na medyo kulob talaga, that's where the risk is, no? And I think we really have to invest on that, no? And isa sa tinitingnan natin dito, when you have a very poor ventilation, you also have a very poor quality of air. Sinabi kamakailan ng mga eksperto sa Switzerland na para tuluyang matuldukan ng pandemya, hindi lang dapat umaasa sa bakuna. Kailangan din pagandahin ang kalidad ng hangin at ventilasyon. Sa Pilipinas, ayon kay Professor Joshua Agar, Air Quality Fellow sa UP Building Research Service, ang problema sa ventilasyon sa maraming lugar sa bansa ay nag-uugat sa maling mensahe ng kung paano ba kumakalat ang COVID. Ang kulang po firstly is yung awareness ng transmission. So kung nasa hangin yung infection, so dapat magiging mindful yung mga tao na nasa hangin yung nagpapas ng infection. So therefore, parang paigtingin nila yung pagsasuot ng face mask. Dahil talsik ng laway, yung kanilang inaakala ng mekanismo ng transmission. So kahit hanggang dito lang. Pero kahit na yung ilong natin, may lumalabas na aerosols doon na nagdadala ng virus sa hangin. So ayun, kaya hindi napapaigting yung mask mandate kasi nga hindi tayo aware na sa hangin yung virus. Sa gitna naman ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19, hanggang ngayon wala pang bagong liderato ang DOH. Naunang sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na kahit wala pang bagong kalihim, status quo ang DOH at nagpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga kasalukuyang health protocols. Pero ayon kay Dr. Solante, somebody should be up there in the Department of Health so to give us a better direction now, no? And having a vacuum of leadership longer will really be will have an adverse event, an adverse effect on our control with this pandemic. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Horas. Ikatlo raw po ang Pilipinas sa may pinakamalaking ambag sa polusyon sa karagatan base sa isang pag-aaral. Binanggit din ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang inaugurasyon. Nakatutok si Mark Salazar. Isa ang Pilipinas sa pinakanagdurusa sa ganti ng kalikasan o yung climate change, kahit kaunti lang ang ambag natin sa kasalanan. Binanggit yan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang inaugural speech, pero kakaunti man daw ang carbon footprint ng bansa, hindi raw maipagkakaila na isa tayo sa sanhi ng polusyon sa dagat. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world. But we won't shirk from that responsibility. We will clean up. Ang 2015 report on plastic pollution ng Ocean Conservancy and McKinsey Center for Business and Environment ang nagsabing ikatlo tayong bansa sa nagpapadugyot ng karagatan. Sabi ng National Solid Waste Commission ng DENR sa kanilang website, ang tansya mula 2020 hanggang 2025 sa dalawang pinakamataong rehiyon pa lang na NCR at Calabarzon, nasa 44 million tons na ng basura ang makukuha kada taon. 2.15 million tons dyan ay plastic na hindi nare-recycle. Sabi naman ng Worldwide Fund for Nature, 35% po ay napupunta sa ating environment. Ibig sabihin, hindi siya properly na nadidispose, hindi siya nare-recycle, napupunta po siya, pwede po nakikita natin sa mga kabundukan natin o kaya sa ating karagatan. 33% po yung nadidispose po sa ating mga landfills. 9% lang po yung nare-recycle. Nakasaad sa Solid Waste Management Act, segregated dapat ang basura sa bahay pa lang at hindi gaya nito. Sa ganitong household trash,
63% ng plastic ay non-recyclable. Kaya itinutulak ng WWF Philippines kay President Ferdinand Marcos Jr. na gawing priority bill ang Extended Producers Responsibility Bill na nabinbin sa Kongreso. Yung mga nagdadala po ng kanilang mga produkto sa market ay sila po ay magbibigay po o magbabayad po ng karampatang fee nila para tumulong na ma-manage po yung kanilang plastic or packaging po na dinadala sa market. Sa ngayon, wala pang naitatalaga si Pangulong Marcos bilang DENR Secretary. Para naman sa WWF, may magagawa ang bawat isang Pilipino para makatulong. Isipin nyo, 20 kilo ng plastic ang ginagamit ng bawat isang Pilipino kada taon. Kung tama ang disposal ng ginamit na plastic, may ambag ng 20 kilo ng plastic na mawawala sa karagatan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. 26 na bahay ang libreng ibinigay sa mga katutubong ati sa Aklan. Bahagi po ito ng proyekto ng Diocesan Social Action Center, ng Diocese of Calibo at ng Caritas Italiana para tulungan ang mga ati na walang ayos o walang maayos na tirahan. Ayon sa mga nakatanggap ng bahay, hudyat na ito ng pagsisimula nila ng bagong buhay. Usapang X! Ako. Paniguradong marami ang makaka-relate dito na tampok sa latest episode ng Regal Studio Presents Martha's Place. Yan ang chika ni Katatibayan. Kung mag-cruise muli alandas na mag-ex, will love be sweeter the second time around o death malang? Yan ang dilema sa latest episode ng Regal Studios Presents Martha's Place. Light at funny pero may kurot at kilig. Si Arasan Agustin ay si Martha na may-ari at namamahalan ng kanyang vacation house. Si Yasser Marta naman ang gagarap na ex-boyfriend na si Jared na piniling manirahan sa Amerika mula na maghiwalay sila ni Martha. Si Sari Edwards naman si Lexi, ang current girlfriend ni Jared. E kung ang mga bida natin ang tatanungin, dapat bang pagbigyan muli ang ex? Pag ex ko na, wala na talaga. Kinakalimutan ko na eh. Hindi ko na binabalikan. Parang syempre, yung mga panahong yun, pag diba, nagkaroon na ng lamot yung relasyon, mas, parang hirap na ayusin at balikan eh. So for me, moving on talaga yung ano. Para sa akin, mas nag-work. People change over the years. People grow up and minsan talaga, kung nandun pa rin yung love para sa kanila, who are we to judge? Who am I to judge? Lalo na kung nagbago naman talaga yung tao. Wala na eh. Parang iba na eh. Kasi iba na yung feeling. So wala na. Hindi na. No more. Bye. Flattered naman si Sarah na nako-compare ang kanyang beauty kay Miss Universe 2018 Catriona Gray. Open din kaya siyang maging beauty queen? Ang ganda-ganda ni Catriona, she's got this like confidence in her that I feel like I have yet to achieve. So, lodi siya. Lodi, lodi. And would I ever want to be a beauty queen? No. I love acting. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Dead on the spot ang isang lalaki kasunod ng malapitang pagbaril sa kanya. Ang nahulikam na pagpaslang, tinutukan ni Jonathan Andal. Masdan maigi ang kaliwang bahagi ng inyong screen. Maaaninag ang malapitang pagbaril ng isang nakamotorsiklo sa kapwa nito nakamotorsiklo sa kanto ng tramo sa Zapote, Las Piñas City, pasado alas 7 kagabi. Ang gunman agad dumakas. Dead on the spot ang biktimang si Alvin Rabi, 39 anyos. Pauwi na siya galing trabaho nang mapuruhan sa batok ng bala ng 9mm na baril, isa siyang parcel delivery rider at part-time Muay Thai instructor. Naghihinagpis ang nanay ng biktima na may diabetes nang malaman ng sinapit ng anak. Parang awa muna, BBM, tulungan mo kami. Bigyan ng katarungan yung anak ko. Walang kasalanan. Maawa po kayo. Ayun po, nag-ano ng maintenance ko. May sakit po ako. Ngayon wala na siya. Wala nang magbibigay sa akin ng maintenance. Apat na anak ang naulila ni Alvin. Palaisipan sa kinakasama nito kung bakit siya pinatay. Wala naman siyang kaaway eh. Mabait yun. Kahit yung mga kasama niya sa trabaho, mabait daw, hindi daw, wala daw kaaway doon.
Inalam na ng Las Piñas Police kung ano ang motibo sa krimen. Sinisilip ang mga kuha ng CCTV at isa sa ilalim sa forensic examination ang narecover na cellphone at basyon ng bala sa crime scene. Nagpa-background check din po tayo doon mismo sa victim, sino-sino ba yung mga huling kasama niya, mga barkada niya, mga kaibigan niya, yung family niya, sino ba yung mga nakaaway niya. Tingin ng pulisya, biyasa sa paghawak ng baril ang gunman, lalo't hindi man lang ito huminto ng papatukan ng biktima at mag-isa lang nagmamaneho sa basapang kalsada. Mahirap bumaril ng umaandar. Masasabi natin na yung tao meron siyang skill mismo sa firearm na ginamit niya. We are assuring the family that they will exhaust all possible ways and means to unearth the identity of this suspect. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kakaiba ang naging palitan ng I do sa Mexico. Ang pinakasalan po kasi ng isang alkalde roon, buhaya. Naka-wedding dress pa ang alligator na si Little Princess ng pakasalan nito ni Mayor Victor Hugo Sosa. Pero at hindi to kumpleto ang seremonya kung walang kiss the bride. Ayan. Selyado naman po ng tape ang bibig ng alligator para hindi magat. Ang pagpapakasal sa buhaya ay isang abundance ritual o ritual ng paghiling ng kasaganahan para sa kanilang lugar. Naantig po ang maraming netizen sa isang teacher na nagyapak sa face-to-face graduation ng kanilang paaralan sa Zamboanga City. Hinubad po niya ang kanyang black shoes at ibinigay sa estudyanteng ang sapatos, balot ng tape. Ayon sigurong kumuha ng mga viral na litrato, napansin ni Teacher Christian Carpio ang kaawa-awang itsura ng sapatos ng estudyanteng si Ray Paul Daval na nakapila noong paakyat ng stage. At hindi raw nagdalawang isip si teacher na ibigay ang kanyang sapatos para maging presentable ang bata sa pagtanggap ng diploma. Sabi ni Teacher Christian, alam daw niya ang nararamdaman ni Ray Paul dahil hindi rin kagandahan ang kanyang mga sapatos nung nag-aaral pa lang siya. Isinasauli raw ni Ray Paul ang sapatos pero pinauwi na ito ni Teacher Christian sa estudyante bilang regalo. Mag-uwi ka, sir. At congratulations. Congratulations sa mga nagtapos. Sa mga graduate. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.